humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating dalubhasang veterinaryo, si Doc Sosie De Leon. Hi, Doc! Hi, Amy! Magandang hello, araw sa inyo lahat! Yan! Doc, ito maganda yung episode natin ngayong araw. Bakit? Tungkol saan? Pag-uusapan po natin ngayon, Doc. Mushroom. Ah, bakit ang mushroom ba? Source of protein? Source of protein ba ang mushroom? Sabi po nila, mamaya po eh, pag-usapan po natin yan. Ay, wala naman ako sa posisyon para sabihin na, ano, diba? Pero sabi nila. Ang alam ko, source of protein, nakapalit daw ng sa baboy. Eh, yung rabbit. Pero ngayon ko lang nakalaman na yung mushroom po pwede rin pala. Oh, yes. Eh, pag-uusapan po natin. Saka, Dok, yung texture yata ng mushroom, eh, pareho din po sa baboy. Kaya, kung kakainin mo, eh, parang walang pinagkaiba. Ganon. Alam mo, Amy, nung maliliit pa yung mga anak ko, nung mga 8 years old, 10 years old, yung bonding namin na talagang sobrang close, no? Pupunta kami every Sunday sa Tagaytay. Hanggang dadaan kami, lagpas nung isang hotel doon, merong burger, mushroom burger. Ayun kami. Tapos pag park mo doon ang sasakyan, medyo sinisilip ako dahil mahilig nga ako sa agri. Tinitignan ko, may mga parang mga plastic na siguro yun ang doon nag-grow yung mushroom. Opo. Dok, i-share ko lang sa iyo ah, kasi medyo nagawa ako ng research. Kinakapan kasi ako dito sa ating ano, guest eh. Ito yung nakita ko lang na ito yung mga health benefits daw ng ano ng mushroom. Sabi dito, antioxidants, beta-glucan, meron siyang beta-glucan, vitamin B, may copper at potassium. So, ito yung vitamin B, it's good for the heart thing. Tapos yung copper sa circulation ng blood naman yan. Antioxidant, Doc, sabi nila antioxidant panlaban daw sa cancer. Ah, yes. Nakatutulong. Yes. Nakakatulong po. So, ito pag-uusapan natin eh, usapang kalusugan na to. Kasi maganda sa kalusugan. Gusto ko po yung sinasabi nila na ano. Ano, Doc? Parang, pero alam mo, natatakot ako, Amy. Sana may tanong natin later on. Merong kabuting nakakalason. Merong alam ko, mas marami yung edible talaga. Diba? Ah, oo. Oo nga, Doc. Kaya, ito sabi ko nga, mag-uusapan natin to para talaga mas maintindihan pa natin kung ano ba yung kabuti. At kung gusto nating masimulan yung negosyo, eh maganda ang ating foundation. At saka parang ang alam ko dyan, may napuntahan ako dito sa bandang San Rafael, Bulacan. Parang simple lang eh. Isang kwarto lang, parang ganun, hindi na kinakamalang magandang istruktura. Opo. Kaya nga po, mamaya po, itatanong natin sa ating guest, ano ba yung mga requirements at gaano ba ang temperature, even yung land area, meron bang land area na required dito, gaano ba kalaki, gaano kaliit? Para sa pagsisimulan natin ng pagmamushroom, pag-uusapan po natin yan, Doc Sosie, sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po tayo sa Agree Ako Dyan. Doc Sosie, papakilala ko sa'yo. Ito yung medyo nakaka-overwhelmed ang kanyang presence sa ating show. Siya po. Nako, binasa ko po yung CV eh. Nalula ako. Napakadaming experience. Ang dami din pong, nako, madami tayong matutunan sa araw na to. Yan ang masasabi ko at magagaranti ako sa iyo, Doc. Siya po ay Vice President of Academic Affairs ng Central Luzon State University. Yan. Doon pa lang, Doc, di ba? Micrologist at
mushroom project leader po ng Central Luzon. So ngayon, ang pag-uusapan natin, sabi ko nga sa'yo, mushroom. Pinapakilala ko po sa inyo si Dr. Renato Reyes. Hi, Doc! Hello! Hello, Ami. Magandang hapon sa ating lahat. Hello, Doc Sosie. Hi, Doc! Hello, yeah. Good afternoon. Natutuwa naman na pag napaulitan nyo kami. Yes, it, sabi ko nga, is isang malaking karangalan. Siyempre, maimbitahan din para ma-share ko yung aking nalalaman patungkol sa kabuti. Oo, kailangan namin kayo dahil alam ko yung mushroom eh, kahit na simpleng magsasaka, pwedeng gumawa niyan. So, source of protein yun eh, Doc, di ba? Yes, ang kabuti ay hindi lang mayaman sa protina, mayaman din sa carbohydrates. Siyempre, meron din siyang, may tuturing nating pagkain gamot. Dahil meron na kami mga pag-aaral na nagsasabing ito ay merong anti-hypertensive properties, meron siyang anti-diabetic properties. Ngayon, dinidiscovery natin yung kanyang kakayahan na patayin yung mga cancer cells. Gusto kong, at this point in time, gusto kong banggitin siyempre yung suporta ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology. Dahil sa tulong nila ay nakagawa tayo ng talagang malalim na pag-aaral patungkol sa kabutihan ng kabuti. Ay hindi katulad ng dati na kailangan mo munang pumunta sa ibang bansa, mag-aral ka sa ibang bansa para magkaroon ka ng malalim na pag-aaral patungkol sa ating mga kabuti, no? Particular yung mga ligaw na kabuti. Pero yung ating gobyerno ay nagbigay ng pondo, yung PCHRDDOST nga ay nagbigay ng pondo sa atin para ma-develop ang ating pasilidad at ma-develop na rin tayo. Actually, hindi lang naman ako nag-iisa sa TLSU na nagsasaliksik ng tungkol sa kabuti. Meron tayong team na may tutunin kong eksperto. Kumbaga sa ano, iba-iba lang yung aming mga ginagawa. Meron yung nag-aaral tungkol sa DNA ng kabuti. Meron nag-aaral tungkol doon sa kung paano i-develop ang kabuti. At saka yung mga produkto mula sa kabuti. Kaya lang ako lang yung nag-lead as the program leader nitong project na ito. Ayan. Wow! Napaka-busy nyo pala, Doc! Well, bahagi ng buhay yan. Pwede bang ganong kalawak na ang pagkakabuti sa atin? Marami na tayong nagkakabuti. Sabi ko nga, nung una kong isinulat yung papel patungkol sa kabuti sa Pilipinas, particular sa Nueva Ecija, sa Central Luzon. That was ang unang paper is 1997. Sinundan ito noong 2009. Noong mga panahon na yon ay limited pa lamang yung mga kabuting pinatutubo sa atin. Limited in the sense na dati yung kabuting dayami lang. Pag sinabi mo kasing kabuti, ang alam nila sa kabuti, mga Pilipino, ay yung kabuting dayami. Yung bang pagkakasalan, pupunta ka dun sa bunto ng dayapin, pero makikita ang mga kabuting lumalabas. Yung kabuting payong na sinasabi. Pero ngayon na bago yung pananaw, kasi nagkaroon na tayo ng mga oyster mushroom, meron na tayong tinga ng daga, meron na tayong Ganoderma, no, isa sa magagandang kabuti natin. Meron naman yung mga imported na mga kabuti, katulad ng milky mushroom, yung malaking kabuti na kulay puti, no, galing ito ng India, na natutuwa yung mga mushroom growers natin kasi sa kanyang kalakihan. Masyadong malaki yung kanyang protein body. At meron din tayo yung mga parang mga sinulid o mga needle na kabuti, no? Yung plamulina. Pero ito ay para sa malalamig na lugar lang. Meron siyempre tayong kabuting botones, yung button mushroom natin. Meron yan sa Baguio City. Anong sikat? Kasi sa lahat naman may sikat eh. Anong madaling alagaan na pang mga OFW ba o kaya yung mga backyard raisers, anong lahi ng kabuti? Ako para ma-encourage silang mag-grow ng kabuti, yung para lang silang nag-orchid, no, natutuwa sila parang bulaklak lang pag lumabas. Mm-hmm. Yung pinatutubo sa bag na nangakasabit, ito yung mga oyster mushroom type. Oyster. Oh, oyster, kabuting oyster, yung oyster mushroom sinasabi natin. Ang scientific name nito ay Pleurotus. Marami tayong species ng Pleurotus. Pero yung pinaka-popular ay yung Pleurotus ostreatus variety Florida o yung sabi nila Pleurotus Florida. Meron din yung brown mushroom o yung gray mushroom sa sinasabi. This is actually Pleurotus sahorkaju. Meron din kulay dilaw na Pleurotus, mga fancy type ito. Meron din kulay pink, yung Pleurotus jamor. So, ang recommend natin
para mag-enjoy. Ang gusto kasi nating mangyari para bumalik sa agrikultura o sa pagtatanim ang mga Pilipino, dapat hindi mainit. Ayaw na nilang nakabilad sa araw kasi iba ang Pilipino, gusto nila putis, maputi sila, mapusyaw yung putis. Huwag ka gagawa, bibilad sila sa araw. Di ba? Ayaw na rin nila yung madumi, ayaw nila yung mahirap. Gusto nila yung nag-i-enjoy sila. Kaya nga, isa tayo sa Central Luzon State University ay nag-develop tayo ng mga practical na technology na in a way ay fascinating at saka glamuroso. Ako lagi kong binabanggit, if you really would like to entice Filipinos to go back to farming, gawin mo itong glamuroso. Pero nagpo-produce ka ng pagkain. Pwede sa city, sa urban areas, pwede rin naman sa rural areas. Yung mga ganun. So, meron na tayong ganyan. So, pinatutubo lang natin to sa mga bags. Ito ay hindi original. Ito kasi ay pinattern natin, no? Ginaya natin sa ibang bansa, like for example sa Thailand, or even halimbawa sa India. Sa Japan kasi, pinatutubo nila sa mga garapon, parang sa China. Pagamat meron din yun sa mga plastic bags. Pero sa atin, mga nasa plastic bags, kahit nasa loob ng bahay mo, basta merong malamig na lugar, pwede kang magpatubo. Ako nga dito sa bahay ko dito, dito nasa garahe, ay pwede nga magpatubo ng kabuti. Ibang hindi masisira yung landscape, hindi masisira yung forma ng bahay, no? And yet, nakakapagpatubo ka. Ngayon, kung gusto mo naman yung malakihan talaga, so that's the time na pipili ka ng lugar na maayos. Ibig sabihing maayos, where you can construct a growing house because, you know, you can grow mushrooms throughout the year. Wala siyang season. Basta ay provide mo yung tamang kondisyon, no? Yung tamang kondisyon, yung physical condition. Yung tamang init, o tamang lamig, yung tamang pagkabasa, yung tamang hangin, yung tamang liwanag. Sinasabi kong tama, yung optimum sa wikang Ingles. So, dapat it has to be optimized depending on the type of mushroom that you would like to grow. Kaya nga, napakahalaga na magtatanong din yung mga mushroom growers. Ako, pinapayo ko na mas magandang magtanong ang isang magsisimula sa pagkakabuti sa isa talagang eksperto para science-based. Ang nangyayari kasi pag ginaya ito, no, nagpaturo siya sa isang kaibigan, okay, magagaya nga ito. But along the way, nagkakaroon ng technical problem. Yung kaibigan na ito na hindi naman talaga siya, hindi niya alam yung science, no? Bumabagsak along the way, nadi-discourage ngayon ito. Pero kung meron silang kausap na eksperto na in a way aayuda sa kanila patungkol sa technical na aspeto, ay magtutuloy-tuloy yung pagkakabuti. Kasi nga sabi ko sa iyo, napakalaki ng potential. Bakit ka mo? Ang bansang Pilipinas, ang buong Pilipinas mula Batanes hanggang Hulo, ay pwede kang magpatubo ng mga kabuting tropical at saka mga kabuting semi-tropical. Nang walang masyadong sophistication na ginagawa. Hindi katulad sa Hapon, halimbawa, well, yung mga house nila, yung mga mushroom houses nila, environmentally controlled. Merong aircon, merong ano, normal, kasi merong winter sa kanila and they want to grow Padislo mushroom that is tropical. This one is not practical in the Philippines. Ako, ang word ko is, alamin mo, ano ba yung prevailing climatic condition or environmental conditions right in your area? Ano yung mga available substrate na pwede mong gamitin na hindi ka na mag-i-import sa ibang lugar para tumaas ang cost of production? Dapat kasi, para maging practical ito, ang cost of production bumaba. Hindi pwedeng mataas ang cost of production. Bakit? Kapag mataas ang cost of production, mahal ito sa palengke. Ako bilang isang siyentista, mas gusto ko, na kanina nga nag-uusap kami ni Ami, sabi ko nga, mas gusto ko na maka-develop tayo ng practical, suitable na technology, nakikita, profitable ang magiging undertaking ng ating mga kapwa Pilipino. Kumita sila, no? Lalo na ngayon sa pandemya. Sabi ko nga, tapos may problema pa tayo sa ASF, di ba? Yun sa baboy, dahil walang baboy. Ngayon, anong pantapat mo ngayon dyan? So, fungal base, mushroom base, mayaman sa protein. Okay, pwede ka magpatubo sa buong isang taon. Kokontrolin mo lang yung temperatura, kokontrolin mo lang yung moisture, kokontrolin mo rin yung tamang hangin pumapasok na hindi bigla yung hangin to the point na matutuyo ang kabuti. Dapat kasi hindi matutuyo ang kabuti. Kasi ang kabuti, amag siya.
Ang kabuti kasi amag yan. Di ba yung amag, basically yung fungus, karanasan natin, kapag nabasa yung ating leather shoes, o kaya yung ating belt, o yung ating leather jacket, ipinasok mo dun sa bedroom mo na medyo humid. After 5 days, mapapansin mo mayroong amag. Hindi ko sinasabi, hindi ko sinasabi sa mga nanonood at nakikinig, magpatubo kayo ng kabuti sa kwarto ninyo. Ang gusto ko lang sabihin ay gusto niya yung humid na kondisyon. Bilang isang amag, gusto niya ng humid na kondisyon. Pamasa-masa, hindi masyadong mainit, yung katamtaman lang. Pag sinabi kong hindi masyadong mainit, yung ambient room temperature. Kasi halimbawa, yung kabuting pleurotus, no, yung oyster mushroom, ang gustong init nito ay mga 25 to 28. So tama lang sa kondisyon natin. Mapapababa yes. mo ito kapag nagdidilig ka. Kaya dinidiligan yung kabuti. Hindi totoo na hindi dinidiligan ang kabuti. Kailangan pa rin niya ng moisture. Huwag lang sobra. No? Huwag lang sobra. Meron naman yung mga winter mushroom na yung iba kasi, yung galing ng Amerika, sabi nila, gusto nilang magpatubo dito. Well, magpapatubo sila ng yung nilalagay sa shabu-shabu, yung Japanese na antag nito, yung nabe. Parang needle. Yes. Needle, yeah. Needle type na mushroom. Ang gusto nito is 9 degrees centigrade. Kung nasa Baguio ka, pwede kang magpatubo nito. Kung nasa Tagaytay ka, pwede kang magpatubo nito. Ganun. Pero kung nasa Central Luzon ka, na mainit, hindi practical magpatubo kasi kung gusto mo talaga magpatubo niya, ilalagay mo sa aircon. Hindi practical. Di ba? Pero kung nasa Baguio ka, pwedeng-pwede. O, alimbawa, dito sa tropical na Central Luzon, alimbawa, na mainit, so, magpatubo ka, marami kasi, pwede yung kabuting dayami, yung oyster, yung Ganoderma. Yung Ganoderma kasi yung ginagawang tsaa. Bagamat dito sa TLSU, nagde-develop na tayo ng iba-ibang mga produkto mula sa kabuti. Meron tayong mushroom chips. Meron tayong puri kake. Ang sarap ng ating puri kake, yung mushroom flakes na hinaluan natin ng ibang mga natural condiments. Tapos ito yung binubukod sa lugaw. Oh, para masarap na matikman yan ah. Kasi alam ko garlic dati yung nilalagay doon sa lugaw, pwede pala ang mushroom. Yes, oo, pwede yung ganoon. So, masustansya. Tapos, meron pa siyang consider natin pagkain gamot. Ganoon. So, pagkain gamot. Ayan, sir, speaking of pagkain, kasi sabi mo nga kanina, yung protein natin, sir, sa protein natin, number one talaga is baboy. Ito, ni-introduce natin yung mushroom. Lalo, nakadidinig ko kasi sa mga vegan, yung mga talagang hindi sila kumakain ng baboy, eh sinasubstitute nila itong mushroom po para sa kanilang diet. Sa atin, meron ako na dinig burger na mushroom, meron na rin na bacon mushroom. Tempura. So, madami na. So, parang iniisip ko, kung meron tayo na ito sa bawat bahay, ang ganda kasi hindi ka magubuto. Tama. Yes. Tama. Tapos mag-isip din, siyempre, yung mga Filipino growers natin, yung farmers, I would say, or even household, no, yung mga members ng household, kapag nainganyo sila, kikita sila dito, pero mag-isip sila kung anong produkto ang pwede nilang i-develop mula sa kabuti. Unang-una, mapuprolong mo yung shelf life niya. Pangalawa, ma-upgrade mo, magkakaroon ng value adding. Di ba? So instead na fresh mushroom lang, sasabihin, hindi naman ako kumikita kasi hindi naman nabibili. Opo. Nabibili ito. Gano'ng patagal ba ang buhay ng kabuti? Well, ang ano na ng kabuti, siyempre kapag hinarvest mo ito, usually, within a day. Kapag nandun lang siya sa ano, kasi bababa ang timbang niya. Kaya nga usually, nilalagay ito sa mga coolers. Pero ako kasi ayoko yung ano na press na lang siya. Maganda sana kung in a way, ma-process ito nang walang masyadong hindi masyadong gumagamit ng kung ano-ano mga harmful, I would say harmful to the mushroom itself kasi masisira yung kanyang components. Yung like for example, yung hindi naman yung freezing kung meron nito or ipaprocess mo ito into high value products. Like for example, mushroom chicharon. Yan ang in na in ngayon eh. Marami na mga variants ng mushroom chicharon. Merong mushroom barbecue, merong mushroom salted egg, may mga ganun eh. May mga ganung mga ano. Pero ako gusto ko yung mas original na lasa ng kabuti. Kasi yung kabuti mismo ay malinamnam dahil ito ay mataas sa glutamic acid. Napag-aralan na namin yan. Meron na kami mga papers patungkol dito
kung bakit ang kabuti ay mayroong tinatawag na umami taste. Sabi nga ng mga Japanese, yung umami taste. Ibig sabihin, hindi mo alam ano bang lasa, basta masarap. Dahil kung nagkakalo yung hindi maintindihan ang lasa, basta masarap. Bakit masarap ang kabuti? Kasi meron siyang mataas na glutamic acid. Meron siyang iba pang mga essential at saka non-essential amino acid. Kaya kapag nagluto ka ng kabuti, hindi ka naglalagay ng mga pampalasa. Di ba? Karaniwan ang ano mo lang, asin o kaya patis. Konting patis, konting asin. And then meron ka ng kabuti, meron ka ng stew, meron ka ng soup. Ganon. Ang maganda sa kabuti, kahit na anong luto, pwede mong ilagay. Tinola yan, adobo yan, or aprita, whatever na gusto mong iluto, pwede siya. Kasi texture niya parang karni din, hindi siya nalulusa. Dok, maputol ko lang. Ako yung naglalaway sa sinasabi. Yan, gustong-gusto ko yan sa may chapsoy, no? Anyway, ako po yung halimbawa, lalo na ngayon, meron tayong pandemya. Paano ba ako? Paano ko sisimulan? Pwede bang paliwanag ninyo? Doon lang muna tayo sa oyster mushroom. Anong requirements? Saan ako kukuha? Turuan niyo po ako. Okay. Turuan niyo po ako. Okay, paano magsisimula? Lagi kong binabanggit sa mga nagnanais matubo ng kabuti na lagi kayong magsimula sa maliit. Unang-una, hindi niyo alam ang technology. Kailangan niyo munang pag-aralan. Pangalawa, siyempre kapag nagpatubo ka, hindi ka lang naman magpapatubo para sa iyo, para sa pamilya mo. Ultimately, magbebenta ka sa kapitbahay. Magbebenta ka doon sa kaibigan ng kapitbahay mo hanggang mag-i-expand yung market mo. Ngayon, paano ka magsimula? Bibili ka ng pleurotus, ang sinasabi ko, yung oyster mushroom, no? Bibili ka ng spawn, fruiting bag. Saan po nagbibili yun? Dok, saan po nagbibili yun? Marami tayo mga mushroom growers na nagbebenta online. Meron tayong makikita ninyo. Pero sisiguraduhin ninyo na yung kabuti ay galing sa isang I would say mga hindi naman certified, kung hindi talagang mushroom grower or spoon producer, no? Yung nagpo-produce ng fruiting bag na meron ng in a way pangalan. Tingnan mo yung reviews niya, kung meron siyang Facebook. 'Di ba may mga Facebook 'yan, usually lalo na ngayon mga online na 'yan eh. Tingnan mo muna yung review. Halimbawa dito sa CLSU, meron kami dito, no? Kami kasi nasa mushroom center ay nasa CLSU din. Pero meron kaming technology business incubate na partner namin na nandito sa loob ng CLSU pero nagdi-distribute siya ng kanyang mga high quality spawn sa buong Pilipinas. Yung Microsphere. So nagdi-distribute siya. Ito talagang nire-recommend namin. It's because kasi natutukan namin sila. Tapos nakipartner talaga sa CLSU. Kumbaga sa ano, sa pagkakabuti kasi kailangan mo ng kausap. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. So kailangan meron kang kausap so that you can exchange information. Ngayon, so, bibili ka ngayon ng fruiting bag. Okay? So, bibili ka ng fruiting bag para sa iyo, kunyari sa pamilya mo lang, no? Gusto mo lang magpatubo muna. Kahit na sampu lang muna ito. And then, ilagay mo lang ito dun sa malamig na bahagi ng lugar ng bahay mo. Halimbawa, dun sa mismong kusina mo, dun sa may lababo. Ano mo lang siya, isalansan mo lang siya. Maghanap ka ng parang crate, so isasalansan mo lang yung mga fruiting bags. Siguraduhin mo na yung fruiting bags ay mula sa kilalang producer ng fruiting bag, yung spoon producer, no? Base dun sa nabasa mong feedback mula sa kanya, no? Mula sa mga customers niya, makikita mo naman 'yan. And then bubuksan mo ngayon, siguraduhin mo puting-puti yung fruiting bag. And then kinabukasan, buksan mo. Huwag yung pagkabili mo, bubuksan mo na, huwag ganoon. Kasi nagkagutay-gutay, kumbaga sa ano, nabugbog yung bag ng kabuti sa pagkaka-transport. Magpalipas ka ng isang araw, hanggang tatlong araw ka mo. And then, buksan mo ngayon yung pinaka-opening, no? Yung bag. Kasi yung bag, merong bukasan eh. Buksan mo ngayon ito. Hindi mo bubuksan o tatanggalin yung buong plastic. Doon lang sa may buka na. Buksan mo ito, gupitin mo, no? Saka mo ngayon wisikan ng tubig. Bisik-bisikan mo ng tubig. Huwag lang siyang matutuyo. Huwag mong iaharap sa electric fan. Huwag mo rin ilalagay sa aircon. Kasi matutuyo. Dapat kasi, di ba, kanina yung discussion natin, kanina ang sabi ko, dapat mamasa-masa.
mahalumiglig na kondisyon. Alam niyo mula sa pagkakabukas, bumilang ka ng 3-4 na araw, meron kang harvest. Ngayon, ang tanong ko, tatlong araw lang po. Ang bilis ha. Tatlong na araw, maximum of 5 days. Dapat within that period, merong lalabas na bunga. Kapag merong hindi lumabas ang bunga, ibig sabihin merong problema sa management mo. Posibleng natuyo. Posibleng natuyo. O lalo na ngayon, medyo mainit, no? Yes po. Natuyo ito, nasunog. Pwede kasing masunog na hindi mo binilad eh. Kundi natuyo kasi ito. And then, lalabas ngayon yung bunga. Sisibol na parang orchids na mga bulaklak. Kaya matutuwa ka eh. Makikita mo yung development. Basta 3 days to 4 days after, meron kang first harvest na talagang bumuka na ito. And paano mo malalaman na talagang enough na ito? Kasi sa ibang mga bahagi ng mundo, halimbawa sa mga Hapo, sa Japan, gusto nila yung sariwa, kumakain sila ng nama, pinoko, yung raw mushroom. Tayo gusto nating niluluto. Pero para crunchy ito, i-harvest mo siya nang hindi siya yung bukadkad na bukadkad. Kailangan, I don't know if sayang hindi tayo nagkaroon ng documentation sa kabuti. Anyway, makikita naman natin ito. We can even provide you. Bubuka ngayon ito. Basta 3-5 days, yun ang unang harvest mo. Okay, pag in-harvest mo yung bungkos, no? Yung isang bungkos ito. Pwede kasi 3 or 4 na bungkos eh, sa isang bukasan eh. So yung unang bungkos ngayon, i-harvest mo ngayon. Huwag kang gagamit ng knife, ng kutsilyo. Yes. Kamay lang ang pang-alis mo. No? Pang-alis mo dun sa kabuting i-harvest mo. At saka, yun na ngayon ang gagamitin mo sa pagluluto mo. Pwede mo ilagay sa adobo, sa tinola, or kung ano-ano man. Ngayon, okay, nainganyo ka ngayon. Gusto mo ngayon, subukan ko nga magnegosyo. Kamo. Hanap ka ngayon dun sa bahay mo, medyo lalaki ng konti, pwede mong ilagay sa banyo. Kung medyo malaki yung banyo mo, kasi diba sa banyo, pwede kang mag-spray ng tubig, pwede mong basahin yung floor, so hindi magiging messy kasi banyo, nasa banyo, na malinis na banyo. Pero nakahang. Iyahang mo ngayon yung mga bags ng kabute sa pamamagitan ng paggamit ng mga lubid. Or kung walang lubid, kahit na yung straw. So pwede doon mo ihang para kumita ka. Halimbawa, you can start from, let's say for example, 100 bags. 100 bags. Now, magkano itong puhunan mo? Bawat isang bag, depende sa spoon producer na nagbebenta, usually ang benta nila ay 17 pesos, 20 pesos, up to maximum 25 pesos. Ngayon, pag nagbebenta yung mga spoon producer ng 35 pesos, masyado ng mahal yan. 40 pesos, masyado ng mahal. Kasi ang bentahan ng kabuti sa palengke ay usually 120 to 200 pesos. Okay. Diba? Ganon. Kaya nga sa unang labas ng bunga, actually yung unang harvest mo, no, na 100 grams, lalabas ka agad yung puhunan mo dun sa pagbili mo ng spoon bag. So, in short, labas na. Yung mga susunod ngayon, ang tanong ninyo, gaano ba katagal na magbubunga, ihinto, magbubunga, ihinto? Kasi hindi siya katulad ng gulay, bunga, hinto, bunga, hinto ang kabuti. Yung ibang mga gulay kasi, halimbawa kamatis, bunga ng bunga yan, di ba? Ang kabuti, tuloy-tuloy naman ito. Kasi sa buhay ng kabuti, dalawa ang buhay ng kabuti. We can divide the life cycle of mushroom into two. Yung vegetative phase at saka yung reproductive phase. Yung vegetative phase, ito yung pagkalat ng similya. Yung reproductive phase, ito yung pagpapabunga. Magkaiba yung kondisyon na gusto nitong dalawang ito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nagbubunga, ihinto, magpapahinga. Kasi kailangan manumbalik yung sigla ng similya dun sa bag. Kaya nga, kapag nagbunga na ito, lumabas yung unang sibol, didiligad mo pa rin. After a week, lalabas yung pangalawa. Kaya nga tumatagal ito ng 1 month to 2 months. Yung iba, sabi nila 6 months. Kaya nang napakatagal na nito na nandun sa growing house mo. Kaya nga, you can even schedule your production eh. You can schedule your production in such a way that you can also manage your market.
Hindi katulad ng ibang mga gulay na kapag nagdala sa palengke, isang bultuhan sa palengke. Ang kamatis nga, pumunta ako sa palengke, 10 piso bawat kilo. Di ba? Ngayon, sa dami kasi ng kamatis. Pero yung kamatis, ang mura na. Yes, mura. Murang-mura ang kamatis ngayon kasi ang dami-dami. Hindi mo nga mapipigil kasi ang pagtubo ng pagbubunga ng kamatis. Ngayon, ang kabuti, may schedule mo ang production. Sabi ko nga sa inyo, mula doon sa pagkakabukas, bilang ka ng 3 to 5 days, you have the first harvest. And then magpapahinga ito ng 5 to 7 days. 7 days ka mo, na dinidiligan mo rin ito, lalabas ang panibagong sibol. So, didiligan mo ulit ito, basta dilig ang gusto niya. No? Para sa oyster mushroom, dilig ang gusto niya. Hanggang makikita mo, labas lang siya ng labas ng bunga. So, halimbawa, may umorder sa iyo ng 1 kilo. Ngayon, kapitbahay mo, nakita niya kasi na nag-grow ka ng kabuti. At gusto niya ng 1 kilo. Sabi niya, bentahan mo nga ako ng 1 kilo. Ilang bags ang i-open mo in such a way that you can produce 1 kilo? So, you can open 12 to 15 bags. 12 to 15 bags in such a way that after 5 days, meron kang 1 kilo. At least 1 kilo. So, ibig sabihin, ma-schedule mo, mapoproject mo rin yung production mo. Mapoproject mo yung production mo. And then ngayon, siyempre, nakita ng mga ibang mong kapitbahay, nakikreate ka na ng market, naiintindihan mo na rin yung kabuti. Yung biology ng kabuti, yung buhay ng kabuti, unti-unti mo na ngayon naiintindihan. Kasi pwede kong ituro halimbawa sa iyo ito, pero in a way, magkakaiba tayo ng style ng pagpapatubo eh. But what is important there is, alam mo ang biology ng kabuti. Alam mo dapat o naiintindihan mo ang buhay ng isang kabuti bilang isang amag. So may mga style, kung ano ang mga style yung ginagawa ng ano, pero ng mga growers natin. Pero yung iba kasi medyo, hindi totoo yung mga ano nila in their desire really to sell their product. Okay? Gumagawa sila ng kung ano-ano. But just understand the biology of your mushroom. Intindihin mo ang buhay ng iyong kabuti bilang isang amag. Na dapat naintindihan mo yung kanyang pangangailangang physical. No? Ano ba ang tamang init na gusto nito o tamang lamig na gusto nito? Ano ba yung tamang pagkabasa nito? Hindi siya dapat flooded, hindi siya dapat nakalubog sa tubig, kung hindi winiwisik-wisikan lang ito na hindi siya matutuyo. Hindi rin kulob na kulob para manunumbalik sa pagiging similya ang kabuti at hindi siya magbubunga. Okay. Na-amaze ako sa discussion na to. Ewan ko lang magsalita. So, tuloy-tuloy na si Tok. Okay lang yan. Ang importante, matuto tayo sa sinasabi ni Dok. Oo nga po eh. Pero Dok, ngayon ako, nagulat ako na merong dalawang stages ah. Yes. Meron pang similya sa merong ano, reproductive stage dito. Vegetative phase at saka yung reproductive phase. So, dalawa, magkaiba ito. Magkaiba itong dalawang ito. So, yung similya, yung amag, yung sapot, na kulay puti, kumukulapol doon sa substrate, at saka yung bunga niya, yung parang bulaklak niya. Magkaiba yung kondisyon na gusto nito. Mas mainit yung gusto ng similya, mas malamig, no? Yung gusto ng pagpapabunga. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, kung chlorotus ito, at least 25 degrees centigrade ang gusto niyang temperature para lumabas yung bunga. Ngayon, kung gusto mo siyang bumalik yung kanyang similyang anyo, so isusuffocate mo, tatakluban mo para uminit ng konti, maging 28 to 30 degrees centigrade, tapos suffocated siya, pupot, para, kasi diba, kailangan yung carbon dioxide, oxygen, exchange nito eh. So during this time, dito niya pupot siya para bumalik o manumbalik yung similyang anyo nito. Sumigla uli ang similya para after some time, after a week, lalabas yung panibagong bunga. Lalabas ngayon ko nakita talaga po yung importance na alam mo yung tinatanim mo. Kasi, yun na na-neglect po eh. Iba kasi tanim ka lang ng tanim, pero hindi mo alam kung ano yung requirements talaga, na dinig mo lang. So ito sa atin, maganda to sa ating programa, Doc Sos, na na-invite natin si Doc Renato para ma-explain itong mga stages na to.
Natutuwa po ako. Opo. Maraming nag-fail dahil larga ng larga na hindi naman nakikinig muna o nababasa. Yan. Opo, importante ito. Pero Dok, kailangan ko munang putulin. Magbe-break muna tayo. Pero tuloy-tuloy po ang ating usapan. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Tuloy-tuloy nga po ang usapan natin tungkol sa kabuti. Dok, so si tatanungin ko si Dok Renato, paano po kayo napasok sa pagkakabuti? Nung bata ba kayo, ay mahilig na talaga kayo sa kabuti? Ang degree ko kasi, ang undergraduate degree ko is agriculture. Ang major ko is plant pathology. So I'm a plant pathologist. Ah, okay. Tapos aksidente yung pagkapasok ko sa pagkakabuti. Yung aking advisor, nung ako'y nagtuturo na sa CLSU, ay nag-training sa Netherlands, sa Europe. And then, wala na iiwan sa laboratory. Ang sabi niya sa akin, Rene, ikaw nang bahala dito sa laboratory nito. Sabi niya. Hello? Siyempre, ako isang masunuring nilalang, no? So, kailangan geto ko dun sa advisory ko sa nandun. And then, ako ngayon napilitan, no? Napilitan ngayon ako na mag-stay sa laboratory. Tapos may dumating na limang kababaihan, rural women of Nueva Vizcaya. At nanghihingi ng tulong na technical. Kung paano daw nila patatakbuhin yung kanilang laboratorio doon sa Vizcaya. And that was in 1985. And then, alam niyo, volunteer, it was a volunteer work. Every weekend, pumupunta ako doon para turuan sila kung paano magawa ng binhi ng kabuti. Kundi dahil doon, no, kundi dahil sa kanila, hindi ako napasok sa kabuti. Tapos later on, naging project manager na ako ng mushroom. Sa CLSU, and then naging director ng Center for Tropical Mushroom Research and Development. So, doon na nagsimula yon. Tapos, nangarap ako na paunlarin ko yung aking kaalaman sa pagkakabuti. So, nakapag-aral sa hapon, nagkaroon ng scholarship through the Japanese government. Scholarship. Kabuti ang pinag-aralan ko. Ganun din sa Amerika, ganun din sa Europa. Kabuti pa rin. So, ang sabi nga nung isang senior na professor noon, sabi niya, Rene, kung gusto mo talagang makilala, no, at magkaroon ka ng impact sa lipunan, mag-focus ka. Naisip ko lagi yon. Kaya nga sabi ko nga, yun din na lagi kong binabanggit ngayon sa mga bata, no? Sabi ko, mag-focus kayo. Ano ba talagang gusto niyo gawin? That's why I focus myself and even my efforts in the doing researches on mushroom. At sabi mo nga sa edad kong ito, nandun ako sa level na nagme-mentor na ng mga bata. Because in the ilang taon na lang yan, so magre-retire na rin. So, ang kailangan natin is merong susunod, merong succession dapat, di ba? Hindi pagka-retire, wala na. So, sayang naman. Ngayon, sa research namin ngayon, ang dami naming mga nadidiscovering mga kabuti na nasa Pilipinas. Nandun sa ating kadagatan. Nandun lang sa nasa wild lang. But the good thing there is, na-rescue natin. All the while, sabi ko nga, yung kabuting Pleurotus jamor na kulay pink. Akala ko ito ay imported. Only to find it. Meron pala niyan sa ating mga lugar. No? Meron pala nito sa kadawagan, dito sa nature, sa wild natin. Meron issues na ganito. So, tatlong klase ng kabuti meron tayo kasi eh, di ba? Yung Coprinus comatus na sinasabi mo, ito ay isang uri ng kabuti. Kabuting itim ito, kabuting itim dahil yung kanyang binhe ay kulay itim. Hmm. Pero tumutubo ito sa karaniwan, sa dayami, lalo na kung ang dayami ay mayaman sa nitrogen. Lumalabas ito in just 2 to 3 days pagkatapos mabasa ng ulan, ang daming maliliit na kabuti na kailangan mong i-harvest kasi kapag hindi mo in-harvest, mamayang hapon, kulay itim na ito, wala ka nang makakain. Ito ay uri ng kabuti na kauri ng kabuti na tumutubo sa mga bunton na mga nabubulok na dahon. Okay? Yung isa naman, Termitomyces, ito yung kabuting punso. Tumutubo naman ito in association with termite cast sa bahay ng anay. So, ibig sabihin, pag wala yung anay, hindi siya tutubo, hindi siya magbubunga. Meron kasi siyang positive association sa termite cast. And then yung isa naman is yung
Lorotos, no? Yung mga oyster mushrooms. Ito ay uri ng kabuting tumutubo sa mga nabubulok na kahoy. Apo. Okay? Sabi ko nga sa kanya, kanina kay Dr. D, intindihin mo ang biology ng kabuti. Saan ba galing yung kabuti? Saan straight siya galing? Para kapag patutubuin mo ngayon, gagayahin mo lang yung kanyang natural. Yeah, adapt mo. Yes po. Yes. Yung kanyang natural condition. Yes. Kung ito ay tumutubo sa patay na puno, pwede mo lang gamitin yung patay na puno at substrate. Katulad halimbawa ng shiitake, katulad ng tenga ng daga, yung ganoderma, yes. Yung oyster. Pero meron na tayong technology na hindi na puno ang ginagamit natin kasi wala na tayong puno. Kado. Ang ginagamit natin ngayon ay yung plastic bag. Yung artificial log. Yari ito sa puso, pero tayo sa central of the city. Ang ginagamit natin ay bayami. Bayami, yeah. At sinisiksik lang natin para magaya natin yung kanyang natural substrate. That is basically the log. Yung log, no? Yung yes po. Bagi ng puno. Yung ano ng kahoy, yes po. Opo. Sir, babalikan ko tong Nobu Esihano Take kasi medyo malapit sa akin. Na-discover mo to 1990, September? Yes, yes. Malapit sa akin kasi birthday ko yun. September 1990. Sabi ko, ay! Yes, alam mo, Ami, during that time kasi, di ba nagkaroon ng Lindol? Yes, opo. 1990, di ba? 1990, nagkaroon ng Lindol. Nagkaroon ng erosion doon sa lugar na yan. Karanglan ang lugar na yan. Diba? Oo. Kasama ko yung mga estudyante sa microbial ecology, we visited the area. Kasi karating na yung ito, accident, alam mo yung mga breakthroughs come out or yung mga inventions come out out of serendipity. Bigla na lang lumalabas yes. Yung mga yan. Nakita namin yung mga kabuting ang kalaki. Giant kabuti nga daw po. Sir, gano'n yes. Ang size na to? Abay, ang tangkay nito ay isang talagkakan siguro. Oo! Oh. Kaso ng bata yung mga tangkay. Ang ganda. Opo. And I became fascinated with that. So sabi ko, mapapag-aralan din ito. And during that time, wala pa kasi tayong mga gamit sa laboratory. Mm-hmm. Hindi sibling microscope lang. Ganun lang kaano noong araw, no? Sabi ko, mapapag-aralan ko ito. Tawa ng Panginoon, nagkaroon ako ng pagkakataon ng araw sa hapon. But, nagtapos ako ng PhD doon. Kuha ko ng award sa Japan Society for the Promotion of Science as part of my postdoctoral fellowship para lang mag-develop ng production technology para sa Nobu Esihano Take. Kaya naka-develop tayo ng technology. Nagpapasalamat ako doon dahil kung hindi, yung go back parang lang na, wala na ito eh. Wala na because of individual selection and capacity habitat. Yes. Wala na itong kabuti. It's true, but we were able to rescue it. Yeah. Na-rescue natin ito. Ngayon ay naka-preserve, no? Naka-mayroon tayong cryobank sa system. Naka-preserve ito sa line ng ito. Opo. Sana maparami natin ito, sir. Kasi maganda yan kung meron kang giant at ganun kalalaki, talagang hindi ka magugutog. Diba? Ang nakita ko, Ami, ito, sabi ko, ay, ito ang sagot para sa isang pamilyang Pilipino. Opo. Ito is 5 kilos eh. Yes. Napakalaki. Yeah. Pagka niluto mo yun, pwede ka magpakain ng ano, kapitbahay eh. Aawas sa kapitbahay. Pero sir, napaka-amazing po na nakausap po namin kayo at sobrang inspirasyon po kayo. Hindi ko na-imagine na ganito kalawak ang kabuti. Isang napaka ano to, eye-opener po para sa akin itong episode na to. Maraming salamat po sir sa inyong time. And any words of encouragement po para sa mga kababayan natin na gusto din po na subukan ang pagkakabuti. Ako, lagi kong binabanggit na we should always adapt with science-based na technology para hindi mag-fail. Definitely, magkakaroon ng problema ng technical, pero merong aayuda sa inyo na tamang ano grupo na pwedeng tumugon sa problema ninyong technical. Magkakwentuhan lang kayo. Ako ang word ko dyan, magkakwentuhan lang kayo. Huwag ninyong patago, ikwento ninyo para at least magkakwentuhan ng tamang support.
May pera kasi sa kabute. Yes. Yan ang magandang good news sa atin, no? May pera po sa kabute. Tumita sa kabute. Gusto ko sa'yo yung kanina sabi mo eh, kabutihan ng kabute. Ang ganda nun. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong oras. Ito is talagang pleasure, sir, na nakasama po namin kayo. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din. Hanggang sa muli sa ating mga kababayan, ito po ang Agree Ako Dyan.